Welcome back to my channel, guys! May bagong content na naman tayo at yan ay ang pagluluto. Our first cooking content ay ang pagbibake ng chocolate cake using the microwave oven. Take note, guys, ha? Ito po ay first time ko pong gagawin, so please bear with me. So ang una nating gagawin ay ang isift ang dry ingredients using the strainer. Inuna ko po ang 1 and 1 half cup of all-purpose flour. Pagkatapos noon, isinunod na natin ang 1/3 cup of cocoa powder. Dapat daw kasi tanggalin ang mga buo-buo nito. Next kong idinagdag ay ang 2 teaspoon ng baking powder at 3/4 cup ng white sugar. Then imix lang natin ng mabuti. So ayan ang result ng ating pagmimix, guys. So pwede na nating i-add ang 1 half cup ng oil. Pwede pong vegetable oil, palm oil, wag lang po yung olive oil or yung may strong scent at saka flavor. Then let's add 2 eggs, then i-mix. Munti ko na makalimutan, guys, add pala tayo ng 1 cup ng fresh milk. Then ito na po yung struggle dyan, guys, ang pagmimix. Dahil wala po akong mixer, nagtiyaga po ako sa metal whisk. Kailangan lang natin mag-ingat para hindi po matapon yung ingredients at saka counting patience and strength na din. Grabe, guys, I need to stop and rest kasi masakit na po yung kamay ko dyan. Pero kung may hand mixer kayo or any kind of mixer, mas madali at mas mapapabilis po yung pag-mix nyo. Ayan, so after ilang minutes ng pag-mix, ganito na dapat ang texture ng mixture nyo. Hindi siya ganun kalapot but still runny. Para sa lalagyan ng ating mixture, I used a microwavable na bowl. Tandaan, guys, ha, bawal po ang metal or aluminum sa microwave. And then gumamit po tayo ng baking paper. At dahil malaki siya, ginupit-gupit ko na lang. And using my very old silicone brush, nagbrush lang tayo ng konting oil para hindi po dumikit yung ating cake after itong maluto. You can also use the brush, guys, para idikit na mabuti ang baking paper sa ating container. Now, ilagay na natin ang ating chocolate cake mixture sa ating microwavable container. Hindi ako sure, guys, at first kung uubusin ko ba siya lahat or hahatiin ko siya in 2 batches. Pero in the end, binuhos ko na lahat at nagkasya naman siya. So, i-shake-shake mo lang yung container para lumabas na yung mga bubbles. And there you go, ready na siyang lutuin sa ating microwave oven. So, ilagay na natin ang mixture sa oven and iset natin ng 5 minutes in highest temperature. Ang watts po ng aking microwave ay nasa 700 to 800 watts. If mas mataas po ang watts ng microwave nyo, pwedeng 3 minutes pero of course you have to check it from time to time. Ayan, di nyo makita sa loob kasi may sticker pang aming microwave oven. Okay, so this is our finished product, guys. Isang malaking pigsa po pala ang binake natin today. Ang nangyari po kasi, guys, hindi po naluto yung sa gitna ng cake natin. Kaya binake ko pa siya ng additional 15 minutes. Tinusok-tusok ko pa po siya ng toothpick dahil sabi nila if malinis na yung toothpick, ibig sabihin, luto na siya. So far, mukhang luto naman na siya. So, iset aside muna natin ang cake and let it cool down ng ilang minutes para proceed na tayo sa paggawa ng ating chocolate frosting. So, isisift natin ang 1 half cup ng cocoa powder, 1 half cup ng white sugar, at 4 teaspoon ng all-purpose flour. Then, imix natin at idagdag ang 1 cup ng fresh milk. Tunawin at imix muna natin ng mabuti bago natin ilagay sa apoy. So let's turn on the stove in low heat at imix nang imix lang hanggang sa lumapot.
So nagdagdag ako ng konting butter to make it more glossy daw. At isang drop ng vanilla. Oops, parang napadami yata. Ubusin na lang natin. So ayan guys, i-mix lang, i-mix continuously para hindi siya masunog. I think okay na yan guys. So iset aside muna natin ang ating frosting at balikan natin si cake. Okay, so inilipat na natin ang cake sa plato at tatanggalin natin ang kanyang baking paper. Pagkatapos, satiin natin ang cake sa gitna horizontally dahil maglalagay tayo ng frosting sa gitna. First time ko pong gagawin to talaga guys ha, at saka mapurol po yung kutsilyo namin. So hindi masyado maganda ang pagkakaslice ko sa cake na to. Oh my god, ayan na, nasira na sa baba. OMG. Okay. OMG. So ayan na ang bottom layer ng ating cake guys. Dahil gusto ko itodo ang flavor ng ating cake guys, maglalagay tayo ng strawberry jam. O diba? Clara ole, bekene men. Okay, so ikalat lang natin ng buti. And dinamihan ko na din ang paglagay guys, kasi minsan lang naman to, diba? Then lagyan na natin ng chocolate frosting. Half lang po ang ginamit ko dito. Spread lang natin ng spread as if parang baker. And then ipatong na natin ang top layer ng ating cake ng dahan-dahan. Sabing dahan-dahan eh. Ayan, tuloy nasira palalo yung cake. Ay. Then lagyan na natin ng chocolate frosting ang buong cake. Feel na feel ang pag-spread oh. Wait, parang nahuhulog yata yung cake. Wait, sandali. Okay, parang tabingi na ata yung cake juice ko. Wait, okay, ipantay muna natin. After ilang minutes ng pag-frosting guys, ganyan na po ka-messy ang ating plate. Umaapaw po yung strawberry jam at saka yung frosting sa gilid. And hindi ko po alam bakit or paano ko siya ayusin. So, hayaan na lang natin. At dahil itinodo naman natin ang ating cake, lalagyan natin ng colorful sprinkles. Sprinkle natin sa gilid ang mga ito para parang dedication cake ang peg. Ayan na, damihan na natin para mas bongga. O diba, charan! Ang rustic tingnan ng ating cake, no? Wow, rustic daw. So pinalamig muna natin ang cake sa refrigerator para tumigas konti yung frosting at saka magsettle siya. Balikan natin to bukas at linisin natin ang gilid ng ating plate. Okay guys, so we're done baking our chocolate and strawberry cake in a microwave oven. So, tada! Okay, so ito na po yung cake guys. As you can see, parang ano siya, mountain. Kasi hindi pantay yung cake natin. And ito pa rin po yung plate na ginamit natin last night. And nilinis ko lang po yung sides because ang dumi-dumi pa, ano? Ito na side na to, marami po siyang lumalabas na as yung strawberry jam. Yung problema ko lang last night was mainit pa yung cake and mainit pa din yung frosting, kaya nag-melt siya. Ha, ay nako. Ako pa naman yung nanonood ng mga baking shows at may natutunan ako doon, no?
na bawal mag-frosting kapag ang cake ay mainit pa or yung frosting ay mainit pa kasi ayun na, babagsak siya. Kaya, eto na po yung ating cake. The cake is just right. And hindi ko siya talaga matatawag na moist cake kasi nga hindi siya as soft and moist. And at first, hindi ko malasahan yung strawberry filling or yung strawberry na jam. Pero hanggang sa, you know, you take one or two more bites, yun, nalalasahan ko na yung strawberry jam. Ang sarap! Pero overpowering yung vanilla na nilagay ko sa frosting. So, pero okay lang. Masarap naman talaga siya. Alright, so I think that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I know hindi po siya as perfect as, you know, yung mga cakes na nakikita natin or binibili natin sa mga bake shops. Pero it's still impressive for me kasi I'm proud that nakagawa ako ng isang malaking cake, no? Chocolate cake using only the microwave oven. O, diba? Ang galing-galing natin. Ooh! Pwede na ba akong tawaging isang baker? Charot. So, kung meron kayong mga suggestions na gusto nyo pong i-bake ko using the microwave oven, please comment down below po. And kung meron kayong mga recipes na gusto nyo po i-share or yung mga food na gusto nyo pong lutuin ko, comment nyo na din po yan below, okay? Please follow me on my social media accounts at Jexx Hinggo and also subscribe to my YouTube channel and visit my blog at www.jexxhinggo.com. Maraming salamat, guys! See you next time! Thank you.